Pambansang loyalista. Pambansang loyalista. Dito mo makikita. Dito mo makikita. Pambansang loyalista. Dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang loyalista. Ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. May bago na naman si Miss A o si Ma'am Alona. Binanata niya na naman po si Maharlika na ayon po kay Miss A, mga ka-PL, parang napansin niya po na si Maharlika hindi lang may sapak, kundi talagang baliw na. O ito po ang video. Ipapanood ko po sa inyo. Pero bago ko po simulan, makikisuyo muna ako sa mga hindi po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat. Makikisuyo po. Parehas ko kayo nang iniisip, mga ka-PL, ni Miss A. Kasi yan ang laging nababasa ko sa comment ninyo eh, tuwing kinocontent ko si Maharlika Luka. Maharlika Aning. Maharlika Saltik. Maharlika Luka. Baliw na. O, di ba? Comment nyo nga ulit kung totoo o hindi. O, ito na po yung video. Panoorin na po ninyo. Ng marites na puting ahas. Alam mo, yung mga puting ahas natin nagmamarites din yan eh. Nagigil na raw si Puting ng Norte dito kay Taning. Okay? Dahil sinurva ang kanyang Junakis. At si Lisa Smugs walang magawa. Parang na-hostage na rin si Lisa Smugs dahil alam ni Taning ang kanilang pagpupulburon at maaaring may mga videos si Taning na gamitin sa kanila. Kaya later on, siguro maybe pag nag-uunsihan na sila lahat, baka magbugurbura na yung mga yan. Alright? So gigil yung mga, gigil din kay Taning sa ginagawa daw kay Sandro. Eh bakit naman kayo magigigil? O kung nag-i-enjoy itong si Charisse? Sa oily na mukha ni Barney. Ni Barney, ni Taning Pokla, diba? Hello, 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 nakakaloka. This is your Miss A and shout out of course sa ating mga ka-unit team all over the world. Kaloka. Majorly come. Jutang Ginamers. Alam mo, ano lang no, bibigyan na lang kita ng advice. Huwag kang masyadong magpapapaniwala sa puting ahas na pinagyayabang mo sa amin. You know why? Kasi pinaglululoko ka lang yan. Alam mo ba ang purpose niya? Kaya siya nag-spy for you is para mabaliw ka. At kita mo, effective na effective. Baliw ka na. Can you imagine? Si Sandro, Chinurva, ni Thinking Pinoy, my God! You know what? I am not a fan of Thinking Pinoy. Hindi naman niya ako masyadong fan, no? Pero my gosh, wala yatang makakapag-isip ng ganyang bagay. Naintindihan mo ba, Majalik and Jutang Ginamers? Wala makakapag-isip ng ganyang bagay. Naiisip lang yan ng mga taong baliw. O sinadya talagang ibigay ng spy mong ahas, kung meron man talaga, na sabihin sa'yo yan, para maloka ka. Alam mo bang pinagtatawanan ka ng puting ahas mo, gaga ka? Boba! I mean, Boba! Boba! Si Sandro, Chinurba daw, ni Taning Pinoy, at Taning Pinoy, sorry, ni Thinking Pinoy, nakakaloka. Jutang Ginamers, Majalika, Jutang Ginaboba. Nagpapaniwala ka, pakalain mo. Alam mo, ang gagawin mo na lang ha, siguro yung pulbura na ginagamit mo may halong gaw-gaw. Sa
Goldilocks ka kasi bumili, parang masarap. Bilhin mo yung classic, yung kulay yellow. Ako ay super love it. Sa totoo lang, nakakaganda siya ng vibes, nakaganda ng mood. Antinde, gumawa ng istorya, ano? Biruin nyo? Parang hawak ni Thinking Pinoy ang liig ni F. Elisa. Kumbaga, merong alas si Thinking Pinoy kay F. Elisa na di umanuya ang sinasabi nitong lukalukang ito na nagpupulburon di umano si F. Elisa. Kaya, hindi makapalag si FL. Kahit na tsorbahin niya ng tsorbahin niya ng tsorbahin. Di umano si Sandro Marcos. Matindi. Gumawa ng istorya, mga ka-PL. Para lang may masabi. May maikontent na. May mailagay na title na maganda at kagatin siya ng mga tanga niya rin ng mga viewers. Ha? Kayo, ano ho sa palagay niyo, mga ka-PL? Papayag ang isang Sandro Marcos. May kagandahan lalaki. Politiko. May datong. Siguradong malaki ang posibilidad na sagutin siya ng isang napakagandang babae kung manligaw man kahit na artista pa. Tapos, sinasabi nito ni Maharlika na natsurba daw ni Thinking Pinoy. Nababaliw na to. Delikado to, mga ka-PL. Hoy, babala sa mga subscriber ni Hitan. Kung ayaw niyong mahawa, tantanan niyo na siya. Ha? Maawa ho kayo sa sarili ninyo. Baka masira ho kayo dahil sa babaeng ito pag nagpapaniwala kayo dyan. Ah, kayo mga subscriber ni Hitan, ako mismo magtatanong sa inyo, maniniwala kayo na isang Sandro Marcos na tsurba ni Thinking Pinoy? Ay, kabaliwan yan. Madam Alona, ayos ka. approve ka sa akin. 100% po. Sana damihan mo pa yung banat mo kay Maharlika. Kasi sa ngayon, iilan na lang po tayo ang bumabanat sa kanya. Ang mga nagde-debunk sa mga sinasabi niya, kakaunti na lang po tayo. Kasi yung iba, nakatutok po sa tawag nito, sa Senado at sa iba pa. Sa mga good news, ganun din naman tayo. Nagpapakita rin tayo dito ng good news. Kinukontent din natin itong mga magagandang nagawa ng ating Pangulo. Nakakalimutan na po nilang i-content si Maharlika Luka. Kaya sana po, huwag niyo pong tantanan. Kasi ganun din po ako eh. Hindi ko po ito tinatantanan mula pa noon. Nagsimula nung bumaliktad siya, hala, ayun. Halos sa isang linggo, isa, dalawa ang content ko dito sa ano na ito? Ano nga yun? Baliw. Hindi ako may sabi ha. Yung mga subscriber na marami akong nababasa, comment nila na nababaliw na nga daw talaga ito si Maharlika. At ngayon, akala ko yung mga subscriber ko lang ang nakahalata. Kahit din pala si Miss A, mga ka-PL, nahalata niya. Nako. naaawa ako dito sa babaeng to. Naaawa na, naiinis ba? Kasi, para lang meron siyang mga content, mga ka-PL, para lang meron siyang mailagay na magandang title, hala sige gagawin niya. Wala siyang takot. Ang importante ho sa kanya, marami ang views niya. Ayan.
ni hindi nga natin minsan nakita na nagpakita yan ng magandang balita ba, yung mga magagandang nagawa ng Pangulo. Sa bagay, paano niya gagawin kung inis na nga siya dahil hindi pala napagbigyan yung kanyang kaututan dila na si Glenn Chong na kanyang itinutulak para ma-appoint sa COMELEC. O ayan, kaya hanggang ngayon, nagyaw-yaw na nagyaw-yaw ito si Marloka, mga ka-PL. Ha? Magaling, magaling ito gumawa ng istorya talaga. Kaya sa inyo mga subscriber ni Marloka, mag-isip po kayo, isipin niyo po maigi kung tama pa ba itong taong pinapanood ninyo. Baka inaaning na lang kayo niyan. Piliin niyo, isang Sandro Marcos, makukuha ng isang TV, kalokohan. O kayo mga kapil, ano po masasabi ninyo? Paki-comment lang po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.